Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bilang bahagi ng pag-aanda sa gaganaping inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagkasa ng final technical at dress rehearsal ang lahat ng mga kasali sa isa sa gawang parada bukas, June 30. Ginanap ang naturang final rehearsal sa Padre Burgos Avenue sa Maynila sa tapat ng National Museum kung saan nakatakdang manumpa ang 17th Pangulo ng Pilipinas. Kabilang sa nasabing rehearsal ang mga armored military vehicle, mga sundalo, street sweeper at mga taga-suporta ni PBBM. Ayon kay Joint Task Force National Capital Region Commander Brigadier General Marceliano Teofilo, ang 30-minute military civil parade ay nilawakan ng 2,213 na mga security personnel mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police o PNP. Kasama ang mga kadete mula sa Philippine Military Academy o PMA at Philippine National Police Academy o PNPA. Sinalungat ng ilang stakeholders ang utos ng National Telecommunications Commission o NTC na lahat ng radio and television broadcast stations and entities na magsumite ng block time agreements upang aprobahan bago pa man maipatupad. Ayon sa NTC, hindi dapat hihigit sa 50% o kalahati ng daily airtime broadcast ng radio at TV station ang block time agreements. Pananagutan ng Broadcast Entity Management at Board of Directors ang anumang paglabag ng block timer sa content o programa ayon sa nasabing agreement. Nagbabala rin ang NTC sa radio at TV broadcast stations and entities laban sa mga mergers, joint venture agreements, sale o anumang commercial agreements ukol sa mandato at jurisdiction ng ahensya. 5 beses na mas marami ang ipamamahaging bakuna ng United States Health Authorities laban sa monkeypox na aabot sa 56,000 doses para sa mga lugar na mabilis ang hawaan. May pagitang 28 days ang una at ikalawang dose ng Jynneos vaccine na epektibo 2 linggo matapos ang ikalawang dose. Nilinaw ng US Centers for Disease Control and Prevention o CDC na ang monkeypox vaccines ay para lamang sa mga kumpirmadong may exposure. Ayon kay CDC Director Rochelle Walensky, inirekomenda rin ang bakuna sa exposed ngunit walang monkeypox ayon sa case investigations at contact tracing. Halimbawa na lamang ang pakikipagtalik sa hindi lamang isang individual sa lugar na may kaso o kumakalat ang monkeypox. 240,000 doses pa ang sinisigurong darating sa mga susunod na linggo. Pumirma ang Department of National Defense Government Arsenal o DNDGA sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Authority of Freeport Area of Bataan o AFAB upang palawigin pa ang kapabilidad ng bansa sa paggawa ng mga armas at iba pang makabagong military equipments. Ayon kay outgoing DND Secretary Delphine Lorenzana, nakasaad sa MOA na 370.371 hectare defense industrial estate ng government arsenal bilang bagong expansion area ng AFAB. Saad pa sa MOA, matutulungan ng DND at AFAB upang maging sustainable defense industrial base ang nasabing expansion area at upang makapagbigay din ito ng employment opportunities, pangunahin na sa lalawigan ng Bataan. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.